viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa, kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sumaiyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawain ito, sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat noong una'y nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko siya at nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noon. Hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya, at pag-ibig na nasa ating dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos.
kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Amang Diyos ni Jesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga. Maari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubos ang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang isa po sa pinakamisyon natin mga Kristiyano ay akayin ang mga tao na makilala at mailapit natin ang mga tao sa Poong Jesus sa Sareno. Yung isa sa mga binibigay ko po katisismo o pagpapaliwanag sa tuwing lumalabas po ang Poong Jesus sa Sareno, yung normal pa na schedule natin, pag siya po ay bumibisita sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga probinsya, lagi ko pong pinapaalalahanan ng lahat na ang misyon natin, mailapit ang tao sa Nazareno at ang Nazareno'y mapalapit sa mga tao. Bilang Kristiyano, ito ay misyon nating lahat. Na isang napakalaking hamon no, sa panahong ito ng pandemya, na hindi po kayo makapasok sa loob ng simbahan, pero magpapatuloy ang ating misyon sa ibang paraan na maipakilala pa rin natin
ang poong Jesus sa Sareno na sa gitna ng pandemya ay hindi tayo pinababayaan. Kaya huwag nating hayaan no, na makuha yung kaligayahan natin, no, na yung sigla natin ng ating pagdidebosyon na dahil lamang sa pandemyang ito, dahil lamang sa mga protocols na hindi malinaw, eh mawawalan na rin tayo ng gana. So dito masigit na kailangan natin pag-alabin, buhayin yung ating diwa, no, yung ating pagnanais na magampanan pa rin natin ang misyon na iniatang sa atin ng Poong Jesus Nazareno, lalo pa sa panahon ng pandemya. Marami po kayong kakilala na nasa ospital, bigla na lang nagkakasakit, bigla na lang nako-COVID. Marami kayong kakilala na nagkakaroon ng depression dahil nawala ng trabaho, nawala ng mahal sa buhay. Lalo tigit, kailangan tayong kumilos para maipaabot natin ang mensahe ng Poong Jesus Nazareno. Gaya po nung nasabi ko, tagaakay tayo ng ating kapwa. Aakayin dapat natin sila. Ngayon, sa linggong ito, pwede nating no, suriin ang ating mga sarili. Kamusta po ba tayo bilang tagaakay? Tayo na muna, no? Para bang tingnan muna natin ating mga sarili sa salamin. Mahirap po kasi yung baka, no, na, sabi nga po, no, baka nabubulagan na tayo. Hindi man tayo physically blind, pero baka nabubulagan tayo sa mga nararamdaman natin, kaya hindi nagiging malinaw yung ating nakikita. Kaya yung paalala ni Jesus, di ba? Sabi yung tanong, sa tingin nyo ba, di ba, yung maari bang maging tagaakay ang bulag sa kapwa niya bulag? Tagaakay. Kaya maganda pa, ako ba, mayroon ba akong karapatan na maging tagaakay? O kaya naman, ang mission ko ba maging tagaakay ay nagiging epektibo ayon sa paraan ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos? O baka naliligaw nga tayo ng daan? Maganda po itong suriin natin ngayon, no? Kasi marami po naglipa na sa social media na mga influencer, mga feeling, self-proclaim na magaling, mga self-proclaim na alam nila yung dapat gawin. At isa yan, no, sa isang dahilan nga siguro kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng maayos na direksyon para mamuhay tayo . Marami sa atin nabubulagan sa kanyang paniniwala na siya ang magaling. Kaya lang, dahil nga magaling to, nagkakabungguan kasi parehong nabubulagan. Mga parehong bulag na. Kaya nagkakabungguan tayo, hindi tayo tuloy makausad. Sa tingin niyo po, baka tayo din, baka ako din, no? Baka mamaya, masyado ako nagmamagaling sa pagsasalita. Na baka yung mga salita ko ay naiiba na sa kagustuhan ng Poong Jesus sa Sareno. Ang mga salita ko ba na tagaakay, ito ba ay mas nagpapahinahon sa tao? Mas nagbibigay ba ito ng pag-asa sa tao? O baka ako sa aking pananalita ay nag-i-ignite, no, ng galit sa puso ng mga nakikinig sa misa? Kasi isang responsibilidad ko po iyon sa Diyos na ako na itinuturing na pari, malinaw pa ba ang aking paningin para ang mga deboto ng Poong Nazareno ay hindi maligaw, hindi mawala.
Yung kasi ang imahe ng Poong Hesus sa Sareno ay imahe ng pag-ibig, imahe ng pag-asa. Nawa, no, yung ang tanging hangarin ko, nawa, no, sa tulong ng Poong Hesus sa Sareno, nasa tamang direksyon pa. Kasi sabi ko kanina, no, hindi man tayo physically blind, pero yung mga paniniwala natin sa ating mga sarili na tayo ang magaling, ito ang mga bumubulag sa atin. Yung paniniwala natin na tayo ang mag-aahon sa bansa, yung paniniwala natin na tayo ang best solution, baka yun talaga yung bumubulag sa atin. Yung galit, yung paghihiganti, yung kawalan ng pag-asa. Ito ang bumubulag sa atin at hindi natin pwedeng akayin ang ating kapwa kung tayo mismo bulag. Kaya ngayon pa, yung karanasan po ni San Pablo, no, sa kanyang sulat kay Timoteo, si San Pablo po matalino to eh. Si San Pablo yung very religious, no, yung talagang kung ano yung sa utos, sa batas na pinaniwalaan niya, pinaniwala sa kanya, talagang isinasabuhay niya to the point na maging si Kristo, inusig niya, pinatay niya ang mga sumusunod kay Kristo dahil sa kanyang paniniwala na siya ang tama. Yung pinaniniwalaan niya, pero yun pala yung bumulag at nagpapabulag sa kanya. Pero sabi niya, papasalamat siya kasi sa kabila nito, kinahabagan siya ng Diyos at binigyan ng linaw ang kanyang paningin para mas makita niya kung ano ang katotohanan. Kaya nawa po, no? Sa kabila ng mga patuloy na nangyayari sa ating paligid, patuloy nawa tayong lumapit sa Poong Hesus Nazareno. Higit kailanman, ngayon natin dapat paniwalaan ang Diyos. Dapat pagtiwalaan ang Diyos. Tanging siya ang nag-iisang guro, ang nag-iisang taga-akay na malinaw talaga ang paningin. Tanging siya yung magbibigay sa atin ng, no, ng tamang direksyon. Pero kailangan muna natin siyang kilalanin, tanggapin, at pakinggan para nang sa ganon, maging karapat dapat din tayong taga-akay ng ating kapwa. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuruan tayo ni Jesus ng mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundan nawa natin ang kanyang halimbawa habang nananalangin tayo sa Ama. Ang ating pong itutugon, Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang simbahan, naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan, naway hindi mailigaw ng mga di tunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Atin nawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makadama ng mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga pumanaw, naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya.
Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ng Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at gagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Tinarakina ng lahat ang naparito mo anak, na siyang nagulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, minasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Jesus Nazareno. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamanggitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan sa kani-kanilang mga tahanan, ganun din ang lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo matayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilunualhati kana.